Nanindigan ng DILG sa mungkahing no vaccine, delayed ayuda para sa makasali sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan. Pero giit ng palasyo, kailangan pa ng batas para maipatupad ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Greg Gregorio. Araw-araw nagbebenta ng taho sa kanto ng Shaw Boulevard ang Angelita. Tatlong taon na niya itong ginagawa bilang pantustos sa kanilang pamilya. Buti na lang daw may natatanggap din silang ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng pamahalaan. Lalo't pitong anak pa ang pinag-aaral nila. Napakahalaga po talaga kasi katulad niyan yung mga project sa school, mga pangangailangan ng mga bata, napakalaking tulong po. Ayon sa Department of Interior and Local Government, nasa 4.4 million households o 19 to 20 million Filipinos, gaya ni Angelita, ang benepisyaryo ng 4Ps. Ang problema, ayon kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, nasa 12% pa lang ng bilang na ito ang bakunado. Kaya ang kanilang panukala, gawing kondisyon ang pagpapabakuna para matanggap ng mga benepisyaryo ang kanilang subsidiya. Pero paglilino nila, hindi naman tatanggalin sa listahan ang mga ayaw magpabakuna. We are not asking that the beneficiary be delisted from the program. What we're saying is, there is a component in the grant. Yung amount na yun, ma-withhold yun hanggat hindi pa siya nagpapabakuna. Halimbawa, kung ayaw pang magpabakuna ngayon ay isang 4Ps beneficiary, di niya muna matatanggap ang kanyang 750 peso health and nutrition grant para sa buwang ito. May ipon ito hanggang siya ay mabakunahan. Buti na lang si Angelita, naghihintay na ngayon ang schedule nilang mag-asawa para mabakunahan sa Pasig. Sa amin naman po kami, willing naman po kasi kami magpabakuna. Para din po sa amin yun, mag-asawa. Suportado rin ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang mungkahi ng DILG, lalo't isa siya sa mga nagsusulong ng mandatory COVID-19 vaccination sa mga piling sektor. Sa 4Ps po, pwede naman natin i-delay yan. Hindi naman po natin to forfeit. Nakita po natin sa Israel at saka sa US, napakataas ng hesitancy nila na more or less 60% to 50% ang kanilang hesitancy. Ngayon tumaas ang kanilang vaccination because talagang minandato po nila. Sa dami ng mga kailangan pang bakunahan, bukas daw ang Department of Health sa posibilidad na maisama sa mga kondisyon ng 4Ps ang COVID-19 vaccination. Pero baka raw kailangan munang pag-aralan kung paano ito may sasagawa. Lalo't ayaw daw nilang may maapakang karapatan ng isang individual kung pipiliting magpabakuna. Pero ang mismong DSWD na may saklaw ng 4Ps, sinabing hindi ito uubra dahil wala ang COVID-19 vaccination sa mga kondisyon na nakasaad sa Republic Act 11310. Ibig sabihin, mangangailangan pa rin ng batas para rito. We only have to implement what was being given and specifically provided for in the law. So kami naman, kung magkakaroon tayo ng ibang legal basis or panuntunan para makapag-ano tayo, makapag-mandate, susunod lang din naman ang departamento. Suportado naman ng Malacanang ang intensyon ng DILG, pero aminado rin silang hindi sasapat ng isang executive order ng Pangulo. Hindi lang po ito isang executive program. Ito po ay naisabatas ng Kongreso. Validong dahilan na i-require ang vaccination kapalit ng pagtatanggap po ng 4P benefits. Pero yun lang po ang aking tingin dito, baka kinakailangan po magkaroon ng amendment sa ating batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.